Ang may init nga nating update ngayong araw ay pumapatungkol po sa GMA kung saan ay panay po ang promote pa rin nila until now ng bagong itbulaga. So yan po ang napapansin ng marami, no, na panay po or puspusan din ng GMA sa pagpo-post ng bagong itbulaga sa mga kaganapan po sa bagong itbulaga. Napalagay po ng maraming netizens ay ginagawa nila ito para i-promote at para lumakas ang bagong itbulaga, dahil at the end of the day, kanila rin naman pong mga talents ang maaapektuhan sapagkat talents po nila ang nakuhang bagong host ng nasabing noontime show na siyang hindi po ikinatutuwa ng marami. Okay lang naman daw po sana na mag-promote ang GMA kung ibang show sana ang pinopromote nila. Wala daw silang angal doon kung papalitan ang pangalan ng kanilang show. Kahit araw-arawin, kada segundo pa mag-promote ang GMA, baka sakali na pansinin pa nila at suportahan at maniwala na may ibubuga pa talaga ang mga ito. Baka sakali ma-appreciate ng mga tao ang lahat ng effort na ginagawa ng mga bagong host. Pero paano daw po nila yung gagawin? Gustuhin man nila natanggapin ang bagong host po ng noontime show sa GMA, pero hindi nila kayang sikmurain sapagkat itbulaga pa rin ang kanilang pangalan na kung saan TVJ de Umano ang may karapatan na gumamit. At the same time, yung mga segment ay kamukha pa de Umano ng mga segment po na pinasikat ng mga legit na records. Pero bago natin po talakayin ng buo ang detalyeng yan, narito nga po ang komento ng ilan hinggil po sa mga kaganapan at latest happenings sa TVJ. Sabi nga po dito ni Rhea Mobile, "It doesn't matter how many viewers watching the show. Whoever operate this show, you must make your own new title. Please, lots of kababayans are confused what noontime show to watch. Please again, they have to make their own title." Kaya nga po nakakalito na rin minsan, dahil nga pag sinabi mong itbulaga TVJ, kaya pa nakikita mo ang TVJ, itbulaga agad ang nasa sa isip po. Tapos kapag binanggit mong itbulaga, sasabihin full support ka sa itbulaga, ang lumalabas hindi TVJ ang sinusuportahan mo, kundi ang bagong itbulaga ng Taypay NC na pinangungunahan po ng pag-host ni Paulo Contis. So magulo, no? Magulo. Kaysa na gumawa na lamang sila ng sarili nilang title at sarili nilang noontime show, baka sakali na maging mabenta pa. Samantala, sabi naman ni Miss Janice Cornelio, "Shararout at magandang gabi sa inyo if kayo ay nanonood ngayon. TVJ kami, full support simula noon hanggang ngayon. Kahit walang title pa na nailagay, alam pa din ng mga taong bayan kung kanino ilalaan ang suporta nila. TVG 101% yan, sure." Samantala, ayon naman sa komento ni Marietta Gregorio, "Kapal, kaya ni 44 years na kami. Di naman siya kasali. Kakainsulto, pakinggan ninyo," sabi ni Paulo. So halos lahat, hindi po talaga nagustuhan ang kanyang sinabi. Talagang naiinsulto po sila na parang lumalabas nga raw po na pinaparinggan pa niya ang TVG na sila ang tunay at original na itbulaga dahil sa kanyang pagbanggit pa ng 44 years kagaya ng itbulaga. Doon pa lamang inilalayo na, ibinubukod na niya, hinihiwalay na po niya ang TVG sa itbulaga. Parang sinasabi na magkaiba ang itbulaga at ang TVG. Ngayong para po sa lahat, iisa lamang ang TVG at itbulaga. Ang itbulaga ay TVG at ang TVG ay itbulaga. Sabi naman ni Faustino Hernandez sa kanyang komento, "Combine na nga ang GMA at ABS-CBN, talo pa rin. Nag-helicopter pa, wala pa rin nangyari." Samantala, pag-usapan naman nga po natin ang isa pang good news, ano, kung saan ang Buko Channel po ay parang magre-replay po ng mga shows ng TVG. So simula po July 1, tuwing 5 PM sa Buko Channel ay magpapalabas po sila ng mga
replay, I think, kasi 5 PM po, ng Eat Bulega. So, para po sa mga may trabaho at hindi po makakapanood simula 11:30 AM hanggang 2:30 PM, dahil nga po oras po yan ng trabaho, po pwede na po kayong manood sa Buko Channel ng 5 PM kung ito po ay isa sa stress reliever po ninyo. Tama, switch niyo na po sa lahat po ng mga mayroong signal play. Idipat nyo sa Buko Channel pag 5 PM at mapapanood po ninyo ang Legit the Record. And speaking of Legit the Records, eto nga, sa sinabi po ni JDL Henyo Master na sila po ang magbabahay-bahay, feeling po ng marami ay talagang tuloy na tuloy ang sugod bahay. So sabi po dito na EAT ni Mangalurks, kahit maliit ang bahay, ang importante ay sama-sama tayo, sabi ni JDL. Sila daw ang pupunta sa bahay-bahay. Sugod bahay it is. Legit Davricals Main. Hashtag Legit Davricals. Hashtag Main Mendoza. Hashtag TVJ and TV5. Hashtag TVJ sa TV5. So, grabe no. Napaka-suporta po ni Mangalurks EAT sa Eat Bulega po. And Main Mendoza. So, alam mga po niyan, yan po ang mangyayari. Ganyan din naman po ang sinabi ni Bossing Vic Soto at ni Tito Sen sa Rocky Tulfo and Action, na talagang sinigarado po niya na mayroong sugod bahay, kasi tinanong po yan ni Senator Rafi kung kanila pong ibabalik ang sugod bahay, kasi dun talaga kilala din isa pa ang Eat Bulega. Sa kanilang sugod bahay, sila ang nagpauso na sila ay pupunta sa mga tao sa labas. And speaking of, ayan na naman ka tayo. Speaking of mga tao sa labas, eto, ang GMA Network ay talaga naman pong panay po ang pagpopromote sa bagong Eat Bulega, na wala naman pong masama totally. At may karapatan naman po silang gawin iyon. Kasi nga bukod po sa meron silang agreement ng tip, ang bago nilang mga host ay mga sparkle artist, kung saan dati-rati ay hindi naman po ito ang kanilang mga main host, dahil ang TVJ ay hindi po nakapirma yan sa GMA Network. So sabi nga po dito, hashtag highlights, mga maswerteng construction worker ang nakita at nabigyan ng biyaya ni Yorme at Buboy Villar sa G sa Gedli. Watch hashtag Eat Bulega every weekdays from 12 PM to 2:30 PM and Saturdays from 11:30 AM to 2:30 PM. So talagang pagpopromote, dahil ang nakalagay dito, watch hashtag Eat Bulega. Pero isang tabi po natin ang pagpopromote nitong GMA Network. Dito po tayo sa mismong content ng Eat Bulega na G sa Gedli. So, nasa labas po sila ng studio, no? And makikita po natin na dati na itong ginagawa po ng Legit Davricards. Sabi nga po ni Senator Rafi Tulfo, sila ang nagpauso niyan. So, meron na lang mga gumagaya. Ewan ko ba kung sino pong pinaparinggan itong si Senator Rafi, pero tamaan po ang mga sapul. And ang mga netizens nga po, inapansin niya, no? Sabi nga nila, mga walang originality. Bakit na wala silang maisip na bago? Para saan pa at nag-hire sila na mga bata-bata kung wala naman palang maisip na bago? At isa nga po sa nagbigay ng kanyang komento dito, si Only Hung, Only Yuk. Wala bang writer yung bagong Eat Bulega? The Sugod Bahay to binago lang yung name. So, kagaya rin po ng Pinoy Henyo, binago lamang po ang name. Ginawa po nilang World of the Rings. Kaya naman, bad trip po ang ilang mga netizens kung saan wala raw po talagang originality. Sabi pa rin niya dito, ang creative ng bagong Eat Bulega writers. Yung tipong pinag-isipan nila kung ano ang i-rename sa segment, na sila Jenny ng Legit Eat Bulega ang gumawa. From Sugod Bahay to the Words of the Ring.
anong bago sa segment na to? Eh, kay Maha to before. So, yun lang pa ng update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa iba pang balita.